Ang question na tinanong niya sa akin is something na hindi ko in-expect at natawa ko. Hey there, ito na nga yung last na part ng ating video tungkol doon sa mga tinanong sa akin during my final interview sa current job ko. Sa last 3 videos na pinost ko, doon ko sinabi sa inyo yung first 1 to 30 plus questions na binigay sa akin or tinanong sa akin. Kung gusto niyo mapanood yun, ilalagay ko yung link sa description box sa baba. Kasi mas maganda kung mauumpisahan yung mapanood lahat-lahat ng yun. Pero okay lang naman kung ito yung unang video na napanood ninyo. Ang gagawin naman natin ngayon ay i-share ko sa inyo yung questions 31 to 38. Ibibigay ko sa inyo yung specific questions na yun, paano ko siya sinagot, at yung personal tips ko na rin para kapag tinanong ka ng ganitong questions ay alam mo na rin kung paano sasagutin. Kaya kung interesado ka sa ganitong topic, just keep on watching and let's begin! Alright, question number 31. Tinanong sa akin to ng current manager ko na at the time of the interview, hindi ko alam na siya pala yung magiging manager ko. Ang tinanong niya sa akin ay, what are the reasons for you to leave this job? Normally, tinatanong to para malaman kung ano ba talaga yung rason para umalis ka sa company, para maintindihan nila kung ano yung specific behavior or pangyayari na magti-trigger para umalis ka sa company nila. At palagi kong sinasabi na kapag tinanong ka ng interviewer mo na ganitong tanong ay may possibility na hard ka na. Kasi bakit itatanong sa'yo to kung hindi ka nila i-hire potentially? Ang sinagot ko dito ay something na natawa yung manager ko or yung interviewer ko at that time. Yung una kong sinagot ay magre-resign lang ako or magkukwit ako sa job na to kapag senior citizen na ako. Kasi nga, senior na ako, retired na, wala nang capability na mag-work pa. Pangalawang rason na binigay ko ay kapag ka na-aksidente ako na involve yung aking pagsasalita. Tsaka yung kamay mo na rin, etc. Kasi sabi ko, kapag ka yung pangyayari na yon ay naputulan lang ako ng paa, I can still do my job. Pero kapag ka yung pagsasalita ko na, tsaka yung kamay ko na yung nawala, edi useless, hindi na talaga ako makakapag-work. So, ang ending, mag-resign ako. So, itong sagot ko na to ay sobrang generic niya lang talaga. Pwede kayong sumagot ng ibang sagot. I think ito yung dahilan kung bakit natawa yung manager ko at that time. Tinanong niya ako kung ilang taon na ba ako. Tapos sabi ko, at that time, 25 years old pa lang ako. Sabi ko, 25 years old po ako. Tapos sabi niya, parang ang tagal pa naman bago ka mag-senior citizen. So, ilang years pa yon. Tapos sabi ko naman, ay, hindi po ba pwede yung sagot ko? Pwede naman po ako magbigay ng isa pang rason kung unacceptable itong sagot ko, unang sagot ko. Sabi niya, no, that's fine, it's okay. Tapos sabi ko, oh, nga, no, parang, ewan ko. Basta, pwede niyong sabihin, or tip na ibibigay ko sa inyo, pwede niyo namang sabihin yung sinabi ko. Kasi yun naman talaga yung typical na rason kung bakit tayo magkukwit sa isang trabaho. Pero pwede niyo rin sabihin na, kapag yung current work nyo ay parang hindi na kayo fulfilled, parang na-maximize na ninyo yung role or parang may hinahanap pa kayong something pero wala sa company na yon, then may possibility na mag-move out ka. Pero syempre, kailangan mo pa rin i-take lahat ng opportunity na available sa company bago mo gawin yon. Siguro yung sagot ko ay sobrang safe lang talaga kaya natawa sila sa akin. Question number 33 na tayo. Ito yung last question na tinanong sa akin nung manager ko currently na at the time. Hindi ko nga alam na manager ko siya. Sabi niya, what can you bring into the table? Usually, tinatanong to para malaman kung ano ba yung magiging contribution mo sa company para maging mas efficient, mas effective, mas maging maayos, and etc. So, sinabi ko sa kanila yung mga advantages na meron ako. Sabi ko, yung naging experience ko as a call center agent ay malaking factor para ako ay maging effective sa trabaho na ibibigay sa akin. At the same time, yung mga emails, yung mga pag-create ng service requests ay something na kaya ko namang matutunan in the long run kapag ka na-train na ako fully tungkol sa job na yun. Another way of asking nito is, why should we hire you? Parang ito yung tanong na yun. Anong rason para i-hire kita? Coachable ka? Things like that. Or kapag naman ikaw ay may experience na, pwede mong sabihin yung mga experiences mo na yon na related sa role na papasukin mo. Ang question number 33 to number 38 ay tinanong sa akin ng operations manager namin
At hindi ko alam na operations manager siya nung tinanong ako sa interview. Kasi hindi naman sila nagpakilala isa-isa, kaya hindi ko alam kung sino-sino sila. Alam ko lang talaga is that may supervisors doon at may isang manager. Ngayon, natuwa ako sa question number 38 nila at hindi ko alam kung mag-overthink ako or okay lang na tinanong ako ng ganito. So, yon, ang tinanong sa akin na question number 33 ay tungkol nga sa application ko. Bakit ko napiling mag-apply sa kanila kumpara sa ibang mga job postings out there. Since tinanong na sa akin to ng pangalawang nag-interview sa akin, parang inulit ko na lang yung sagot ko na naghanap ako sa website nga, nag-browse ako sa website, yung caliber.com, tapos dun ka nakita yung job posting nila. Tapos nung nabasa ko yung job description, mga key responsibilities, sinabi ko sa sarili ko na ay para sa akin tong job na to or kaya kong gawin tong mga tasks na to. So immediately nag-submit ako ng aking resume and then after a few days, kinontak na ako. Parang yun lang yung process kung bakit ako nakapag-apply sa company nila. Question number 34 na tayo. Tinanong niya ako about sa work from home setup. Sabi niya, bukod sa work from home setup, itong trabaho na meron tayo ngayon, ano pa yung dahilan kung bakit ka nag-apply dito sa company namin? So, in-acknowledge ko na ang pinakarason talaga kung bakit ako nag-apply sa company nito ay dahil nga nag-o-offer sila ng work from home setup. In-acknowledge ko yon. Yes, pero apart from that, in-assure ko siya na isa ring dahilan ay dahil nga sa yung mga skills ko ay align doon sa hinahanap nilang tao na mag-work sa company nila. So, naiintindihan naman po yon ng nagtanong or nag-interview sa akin. As tinanong niya sa akin kung paano kapag bumalik sa site kasi itong work from home ay maaring temporary lang. Tapos sinabi ko sa kanya na na-orient naman ako ng HR na may possibility na bumalik sa site by 2025 or 2026. Pero sabi ko, okay lang naman sa akin kung pababalikin kasi yung office namin ay nasa Quezon City lang din naman at kayang-kaya kong pumasok doon everyday in case pabalikin man. Pero sabi nila, nung nakapasok na ako sa company or na-hired na ako, lifetime na ito, work from home setup. So, tuwang-tuwa ako doon. Number 35 na tayo, tinanong niya ako about sa mga potential challenges ko pagdating sa trabaho. Again, tinanong na rin sa akin to previously ng isa sa mga interviewers na nagtanong sa akin. Kaya ang sinabi kong potential challenges ko when it comes to working from home is that sa mga first few weeks or first few months ng aking pagtatrabaho ay maaaring maging inefficient ako in a way na inaaral ko pa yung ins and outs ng processes ng company na to. Pero in-assure ko siya na kapag natutunan ko na yon, magiging madali na lang para sa akin para i-navigate or para gawin yung trabaho na naka-assign sa akin. Tapos in-assure ko rin siya na nag-work from home na rin ako before. Kaya ako, alam ko na kayang-kaya ko mag-work from home kasi yung internet speed namin, okay naman siya. Kuryente, okay naman. We rarely experience outages. Tapos sinabi ko rin na I can work with minimal supervision. Kaya ikaw, kapag tinanong ka ng ganitong tanong, yun na lang din yung sabihin mo na kaya mong mag-work kahit hindi ka binabantayan at the same time, doable or caring-caring ng mga equipments mo yung work from home setup. At may mga backups ka. Number 36 na tinanong niya sa akin ay, how do you motivate yourself? Ngayon, napaisip ako sa tanong na to dahil paano ko nga ba minomotivate yung sarili ko? Usual kasi yung sagot natin is that namomotivate tayo kapag mataas yung sahod, kapag malapit na yung sahuran. Pero ayoko namang sabihin na money yung nagmomotivate sa akin para mag-work. Sakto kasi at that time na may interview ko, nandun yung picture frame namin sa wall nakalagay dyan. Sabi ko, nahilig po akong magsulat ng notes, which I usually do. Nagsusulat talaga ako ng notes, nagjo-journal ako. Sinusulat ko yung mga papasaka, don't give up, mga positive affirmations, kumbaga, na makatutulong sa akin para in a way, kahit nahihirapan ako or kahit may mga challenges, ay hindi ako susuko. At sinabi ko rin sa kanila na yung pamilya ko nga nagsisilbing reminder sa akin to keep me going. And at the same time, naglalagay ako ng sticky notes. Naglalagay ako ng sticky notes to remind myself to do it kahit mahirap, mga ganon. So, papakita ko sa inyo kung ayaw nyo maniwala. Charisan. So, sa aking mismong setup ngayon, may nakasulat ako doon. Maliit lang siya,
Nakasulat to na you can kame-kame your dreams. Ganun. So, yun, nagmo-motivate din para sa akin. At syempre, nagmo-motivate sa atin yung bills na babayaran natin. Saka yung mga pamilya na tutulungan natin, etc. Pero hindi ko na sinabi yun. Okay, question number 37. Sana nandito ka pa rin. Comment down. Nandito pa rin ako kung nandyan ka pa rin. Thank you. Ang tinanong niya sa akin ay something nakakaiba, pero I'm expecting it na kasi na-experience ko na to, I think, sa iba't ibang interviews ko before. Ang tinanong sa akin is, how do you handle a situation when you don't know the answer to the question asked to you by the customers? Ako naman, na-adopt ko to nung call center agent pa ako, na kapag may mga tanong ka, meron tayong knowledge base or parang tool na ginagamit na lahat ng tanong mo, isi-search mo lang doon, makikita mo na kung ano yung sagot. So, yun muna yung sinabi ko. Apart ka ako sa details or sa mga knowledge na in-import sa akin ng magiging trainer ko, gagamitin ko rin syempre yung tools na meron ako para mag-research, and at the same time, pwede rin akong mag-Google search kung practical or normal na tanong lang naman yung general question lang naman yung tanong niya. And at the same time, kung hindi ko talaga alam pero na-exhaust ko na yung efforts ko, lahat na ginawa ko na, then I will ask my supervisor to know kung ano yung maaaring sabihin or the best na gawin at this point. Ikaw, kapag in-interview ka o tinanong ka ng ganitong question, pwede mo rin gawin yon. Kailangan mag-effort ka rin muna, hindi yung dedirect ka agad sa supervisor. Kasi syempre, busy rin yung mga supervisors, may mga task din sila, kaya hindi naman pwedeng palaging available sila. So, do your best first and then saka mo na gawin yun kapag hindi mo talaga ma-resolve yung issue. Alright, so last question na tayo. Thank you so much pala kung nag-stay ka until the end of this video. Shout out to you. Sana napanood mo rin yung first 3 parts. Ngayon, bago ko pala sabihin sa inyo yung question number 38, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung question number 37 pala, dun yung lowbat na talaga yung laptop ko, nag-notify na siya na 5% na lang talaga yung charge. Pero hindi nakasaksak sa outlet yung aking laptop. Parang nakalagay pa somewhere na malayo yung charger ko. Kaya hiyang-hiya ako at that time na sabihin na, wait lang po. Kunin ko muna yung charger ng laptop ko kasi kako malulobat na. Nahiya talaga ako that time. Kaya inisip ko na sana makisama yung laptop ko. Sana umabot siya hanggang sa dulo kasi yung operations manager na yon, parang siya na yung last na magtatanong sa akin at parang last questions naman na niya yon. Kaya nung namatay yung laptop ko, sabi ko, oh my goodness, siguro, sabi ko, okay na yung mga pinagsasabi ko doon, siguro ito pa yung dahilan para hindi nila ako i-hire. Kasi diba, yung pinakakailangan talaga sa work from home setup is that reliable yung mga devices na ginagamit mo. Kaya nag-isip ako nung time na yon, chinarge ko agad yung laptop, tapos binuksan ko agad yung laptop ko, tapos inisip ko, magjo-join ba ulit ako? Or hindi na ako magjo-join? Kasi kung magjo-join ulit ako, siguro may possibility pa na i-continue yung interview. Kung hindi naman ako mag-join, baka sure nang babagsak ako. So, naisip ko na lang na mag-join na lang ulit doon sa conversation. Tapos, kung todo, apologize na lang ako na nawala ako. Sinabi ko yung rason kung bakit ako nawala. Dahil nga sa nag-shutdown yung laptop ko. Kasi nga, more than 1 hour na yung interview. Kaya, maintindihan naman siguro nila. At sabi ng aking isang boss niya yun, sabi niya, buti na lang sinabi ko daw yun. Kasi kung sinabi ko daw na dahil yun sa nawala ng internet, may chance na hindi nila ako ipasa kasi hindi reliable yung device na gamit ko or yung internet service ko. Pero good thing dahil lang yun sa laptop. Ang question na tinanong niya sa akin is something na hindi ko in-expect at natawa ko. Ang tinanong niya sa akin is it okay if I ask you this? Are you still single? Sabi ko, natawa talaga ako at that time. Sinabi ko na, single ako as of the moment. Wala akong kids or anything. So, yun, okay naman na sila. Nag-thank you yung operations manager ko sa akin na sa time ko. Kasi during the interview, 12 midnight yun. So, nag-sacrifice talaga ako ng time ko or ng tulog ko para maka-attend sa interview na yun. At the same time, sinabi niya sa akin na may mga i-interviewin din daw sila sa mga susunod na araw. Tapos, i-message na lang nila ako kung papasa ako. So, dun sa sinabi niyang yun, parang nawalan na ako ng pag-asa na, oh my goodness, siguro hindi ako nakapasa kasi may mga interviews pa pala silang susunod at for sure, magagaling din yung mga yun. At guess what? Itong job posting na to ay isa lang yung hinahar tapos ang dami nilang for interviews kaya
Good thing, nakabasa ako at na-hire tayo. So, currently, 6 months na tayo and regular na rin ako sa trabaho. That's it. Sana may natutunan po kayo sa video natin today. Kung may mga questions kayo, feel free to ask. Any thoughts about this video is welcome as well. Huwag kayong mahiya mag-comment dahil nagre-reply naman ako sa mga bawat comments ninyo. At kung may mga video suggestions kayo, please let me know kasi sa tagal ko sa YouTube, minsan nawawala na rin talaga ako ng topic na isi-share sa inyo. So, I'll talk to you soon. Bye!